Yon, what's up ulit mga ka-tech vlogger dyan. Magandang gabi, magandang araw man dyan sa inyo. Ngayon, may gagawin na naman tayo. Ito, isang digital na washing. Nabili nila kanina. So yun, huwag na natin itong patagalin. At ang mga shoutout nyo, i-attach ko na lang dyan sa video. So yun, simula na tayo guys. Nabili nila to na salagang maganda pa naman sa magbubuti. Nabili nila ng 800 pesos. Ewan ko lang kung magagawa pa to kasi sa trabaho kasi namin, ang iba hindi na talaga nagagawa kasi board. Pero ngayon, sana naman hindi board ang sira nito kaya binenta. Kaya, yun, saksak muna natin kung anong problema. Yan eh, power on natin. Uy, yun. Nag-power on, guys. So, punta tayo sa... Start na tayo kagad. So, yan na humihingi siya ng tubig. So, gumagana pa naman tong board niya. Hindi yan gagana kung walang tubig. So, yan. Punta tayo sa spin muna. Yan. 9 minutes yung spin niya. Spin muna tayo. Baka may yung spin ang sira. Para malaman din natin kung good pa yung makina. Maganda pa siya guys. Ewan ko kung bakit ito binenta. Gumagana naman yung board. Yan, sana swertehin tayo dito. Magawa natin. Pero sure ako magagawa to pag hindi ito sira. Ito kasi kadalasang sira ng washing. Ayun, umikot siya. Uy. Yun guys, kita nyo. Hindi gumagana yung spin niya, yung wash yung umiikot. Dapat spin yung sa tab ang umiikot. So, check muna natin yung ilalim. Pero yung motor niya good pa naman, no? Yun. Okay. Yan guys, dito na tayo. Yan. Explain ko lang sa inyo kung ano to. Sa mga newbie lang na hindi alam ang mga parts ng digital na washing. So, ito yung motor niya. Ito naman yung synchronous motor niya. Yan. Ito yung humahatak dito sa drain. Pag hinatak niya to, yan. Mag-trigger yung gear niya sa ilalim. Ito. Yan, may spring dyan na pag hinatak nito, ang tab ang iikot para sa spin. At pag naka-neutral naman, yung wash yung gagana. Yan. So, ito naman, dito tayo magto-trouble. Kasi, check muna natin kung hinahatak niya ba to. Pagganahin natin yung spin kung hinatak niya ba to. Pag hindi niya ito hinatak, yung sabihin sira to. So yun, kailangan natin pandarin ulit at spin natin ulit. Yan, start. So, punta na tayo dito kung hinahatak niya ba. Dapat pag spin mo, hinahatak niya yan. So, hindi siya umahatak guys. So, ito ang hindi gumagana. Check muna natin kung may kuryente ba. Diyan sa output. Yun, gumanan na siya. Pero, hindi niya inatak to. So, kunin natin yung tester natin. Yan, voltage AC tayo guys. AC. Sukatin natin to kung may kuryente nga ba. Dito. Tanggalin natin to. So, wala guys. Yan o. Yan, nakakabit na yan. Wala. Wala siyang nasusukat na AC. So, baka naman hindi to sira. May connection lang ng wire. So, check ko muna ko yung wire. Bakit wala siyang kuryente dito. Okay. Dapat may nasusukat tayong 220 AC dito para gumana tong synchronous motor niya. Tanggalin muna natin to. Yeah. Naputol. May corrosion na nga. Hindi ko napansin yun ah. Natanggalan siya bigla. Saan galing yun? Ngingat-ngat na ata na yung RET to. So,
Tingin ko ito lang yung sira. Uy, naputol na nga yung isa. Putol na yung dalawa. So, may nginat-ngat nga. Yan o. May nginat-ngat nga yung daga na nginat-ngat yung wire. Kaya naputol. So yun, tatanggalin ko muna to guys. At ikakabit to. Sana naman ito lang yung sira at saswertehin tayo. So yun guys, kinabit ko muna. Yan. Yan, kinabit ko na. At hindi ko pa tinape kasi mag-voltage checking muna tayo kung umabot nga ba. Yan. Yan na yung tester natin. Spin start. So, sana naman meron. Hindi umatak guys. Dapat hatakin niya yan. So wala. Wala guys. Oh. Wala siyang voltage. Baka may putol pa to. So, yung yellow yung common. Kunin natin to. Tsaka i-point natin dito sa may. So, lumandar na yung motor niya. So, yellow yung common. Punta tayo dito. Dapat may marireading tayo. So, baka hindi to. Itong kabila. So, meron siyang 220. So, good yung connection ng yellow. So, ang itim ang wala siyang wala. So, galing sa taas tong itim. Galing sa board. So, yan yung hanapin natin. Baka may putol din sa, sa taas. Okay. So, yun guys. Pagkatanggal ko, nakita ko kaagad to. Yan o. Yung itim. Yan yun sa drain. Yan sa synchronous motor niya. At ano ba to? Pinaglaruan ba to? Bakit nagkaganito to? Yung item, tinanggal na siya. Yan o. Bakit natanggal to? At pinunit pa. Yan guys, nalugdong ko na. Imposible talaga. Siguro, chinek niya to. May nasukat siya dito kaya nagdesisyon siyang synchronous motor. So, ipanarin nga natin. Yan, hindi ko muna tinape yun doon, si lalim. Makikita naman natin kung hatak yan o hindi. Yun, power on tayo. Tsaka spin. Start. So yun guys, sumatak siya. Kita nyo naman, umatak. Nakahatak na siya pagbalik natin. So, tatanggalin ko muna. Yun o, bumalik. So, pag isaksak ko balik, yun, matak na siya. Nakaset na yan doon kasi pinatay lang natin ito, hindi na power off dito. Yun, matak na siya. So, tingnan natin kung mag-spin yan. Nag-drain na. Tsaka hinatak na yung gumana na yung synchronous motor. Yun, gumana. Gumana naman guys. Hanggang natin to. Yun o. Yan, umikot siya guys. Good naman. Okay. Swerte tayo dito guys ah. So, hindi palaging ganito guys. Binablog ko lahat ng binibili nila. Kaso lang, may iba talaga na hindi na kayang hindi na kaya kaya hindi, no, hindi ko ina-upload. So, meron naman akong paraan pag maganda pa yung kaha, di binamanual ko siya. Ginagawa ko siyang manual. So may video ako noon, ilalagay ko sa description ng link or ilalabas ko doon sa end screen ko. Yan, gumana naman siya. So good na. Good na yung spin natin, malakas pa nga. So punta tayo diyan, yan. Automatic brake siya. Balik na natin. Yan o. Matak na siya. Itayin natin. Yan. So, check na lang natin ang wash nito. Yun, check natin yung wash niya. Kung gumagana ba yung wash. Power. Wash tayo. Tsaka yung water level, may tubig ako dito. So,
maliit lang yung tubig natin. Yan, start natin. So gumagana naman tong water inlet niya. Kita niyo naman, umuugong yan. So lagyan muna natin ng tubig. Is there even such a thing? Can we switch up all the... Sin guys, ito may tubig na yan. Yata. Ayan ko, extra low yan lang yung tubig ko. So set tayo na extra low, tapos wash. Start tayo. Baba na. Yun, okay, okay siya guys. So, spin tayo. Spin niya, kung magdi-drain ba yung tubig. Spin, then start. Dapat paghatak naman pa. Yan, nag-drain na yung tubig guys. Hinatak na yun yung synchronous motor. Okay. Pag naubos yung tubig, syempre mag-spin na to. So yan guys. Nag-spin na. So, good na siya guys. Yun lang yung sira. Yung ilalim. So, i-finish up na ito. Kita na tayo sa finish product. So, yun guys, eto na siya. Good na siya. Na-tape ko na sa lalim. Lahat ng mga wirings niya. Ayan. Ito yun ang tubig. Maliit lang yung tubig na lagay natin. So, yan, extra low. Start. Yan, okay na siya guys. Pwede na itong mabenta. Spin pala. Yan, dapat mag-drain yan. Yan, nag-drain na. Siyempre, pag na-detect na yung wala ng tubig, iikot na yung spin. Ayan. Iikot na. So, good na siya guys. So, yan guys. Dito na siya. Sa hugasan. Kasi, huhugasan muna ito bago ito i-dispose. Si mama na bahala nito magpaganda. So, mukhang sinerte tayo dito. At maraming salamat sa pagsama sa aking vlog. Subscribe na rin kayo and like yung video and mag-comment rin. Salamat guys!